So ngayon po, pag-uusapan naman po natin, no, yung tungkol sa balat po ng mga onions. Alam niyo po, wag po nating itapon 'yan kasi po napakataas po niyan sa vitamins. Katulad na lang halimbawa ng vitamin A, C and E. And quercetin po and anthocyanins. Ito pong quercetin and anthocyanins, mga antioxidants po sila, no? Yung anthocyanins po, nakikita po yan sa mga red or violet onions, no? At ano po ibig sabihin ng mga antioxidant na yan? Yung mga antioxidant po, they bind to neutralize what we call free radicals. And yung mga free radicals na yan, yun po yung mga unstable molecules na sinisira po or dinadamage po, no? Yung ating pong mga cells sa ating katawan. At pag masyado na po siyang mataas sa loob po ng ating katawan, ay nagkakaroon na po tayo ng mga sakit katulad na lang halimbawa ng cancer, heart disease, diabetes, and other chronic conditions, no, like hypertension, arthritis, at kung ano-ano pa. So ano ba yung mga health benefits nitong onion skin na ito? Maganda po ito sa heart health. It is anti-obesity. It can lower your blood sugar. It can prevent cancer. It can even lower your blood pressure, no? It reduces inflammation and allergies. Maganda din po ito sa brain health. So, naglo-lower po siya sa risk ng Alzheimer's or dementia, yung pagiging makalimutin. Yung iba yung sobrang makalimutin na po talaga, no? It has antimicrobial agents. So, ibig sabihin po, pwede po siyang pang-alternative sa antibiotics. It has anti-aging properties. So, nakakaganda po ito ng ating balat and it can prevent our skin from sun damage. It contains tryptophan. So, kaya po nakakatulog din po ito para po mas gumanda po yung ating tulog. No? And especially when you combine it with chamomile, which is a relaxing herbal tea, mas mag-optimize po yung sleep-induced benefit po niya. So, paano po natin siya i-prepare? Para lang po tayong umiinom ng tsaa. So, iboboil lang po natin yung ating water. Papakita ko po sa inyo yan mamaya. And then, you can also dry under the sun or i-dehydrate po natin sa ating air fryer, no? At pagkatapos po, ay ipapowderize na po natin yan. At pwede po natin siyang i-add for extra nutrition doon po sa ating mga soup or sa ating mga stews. Or kaya, pwede din po siya i-apply externally. Paano ba siya i-apply externally? Di ba may powder na po tayo. Gagawin lang po natin doon sa powder, lalagyan po natin ng konting tubig at ilalagay po natin doon sa affected na area. Kung saan po may pigsa, kung saan po may kate, kung saan may fungal infection, kahit sa pimples po, pwede pong ilagay yun or pwede mong gawin face mask para po gumanda po yung ating balat. So, yan po ang mga gamit, no, ng ating onion skin. Kaya huwag niyo po itapon yan. Pumunta po tayo sa palengke at kunin na po lahat yung mga onion skin na yan.